guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba kung paano tayo magkakaswerte tungkol po sa Lucky 7? Ano po ba mga magandang gawin nating Lucky 7? Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo po ba ang dasal na lucky be quick and lucky be mine? Lucky 7, good luck to be mine. Alam niyo po ba yon? Yan po ay isa sa mga ritual tungkol po sa Lucky 7. Kung kayo po ay isa sa mga mananaya, yan po ay inyong dasalin. Lucky be quick and lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Lucky be quick and lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Yan po, paulit-ulitin niyo po yon. Lucky be quick and lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Yun po ay lagi-lagi yung dadasalin. At ayon po sa mga kaibigan kong hindi pa ako nagbibidyo noon, yan po ay isa sa mga dinadasal kong sikretong malupit sa may liwanag po ng araw. Ito pong batong ito, nakagaya sabi ko nga po sa inyo, ay buhay na bato. At ito po ay black obsidian, pero ito po ay isa rin sa mga buhay na bato. Ito po ay tunay, talagang sobrang itim-itim po siya, at ito po ay pinaniniwalaan na magdadala sa inyo ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. Ako po ay naharap sa may silangan at lagi ko po sinasabi ay lucky be quick, love, lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Lagi ko po sinasabi yan sa may sinag ng araw. Ngayon, ano po ang mga dapat nating gawin? Dahil ito po ay nagsimula or nagmula ito sa isang lugar ng mayaman na tao. At hiningi ko naman to kasi nakita nila ako dumampot doon. Baka ano pa isipin sa akin. Sabi ko po ay akin na lamang ang napakagandang buhay na batong ito. Ito po ilan sa mga magaganda ritual para po tayo ay umasenso sa buhay at magkaroon po tayo ng lucky charm na mga ganito. At kahit saan po natin ito dadalhin, siya po ay magdadala sa atin ng swerte. Kagaya po na tinuro ko sa inyo, kailangan po meron po tayong bato. Mas mainam po yung batong buhay na makukuha po natin sa lugar ng mayaman. Kailangan batong buhay. Pero kung okay lang po kahit ordinary yung bato, pero mas mainam sana kung kayo ay makakachamba ng batong buhay. Kasi yung pong batong buhay, yan po ay magdadala rin. Or kaya mas maganda po yan kesa doon sa mga ordinary yung bato. Ngayon, pero pwede rin po yung kahit ang ordinaryo, kaya lang mas maganda po kung batong buhay. Kaya kung kayo po ay mapapadpad sa lugar ng mayaman at kayo po ay makakita ng batong buhay, ay kayo po ay kumuha or kaya ay manghingi sa may-ari. Ngayon, para hindi kayo mapagdudahan, kagaya na may ilan akong kakilala na basta na lang kumuha yung kanilang bisita, nakita niya na may dinampot, nag-iisip tuloy ng masama. Pero kung ito eh, magpapasama pa kayo sa mismo may-ari na kukuha kayo ng bato, ay okay din yon, mas okay din po yon. Pero kung tipong hindi magbibigay yung may-ari, kumuha na lamang po basta kayo. Charot, basta gagalingan nyo lang ang pagkuha. Ngayon, baka po mahuli kayo at ako po inyong ituro ha. Nako, sinabi ko po sa inyo, magpaalam kayo. Mas sa kanya-kanyang diskartihan lamang po yan at gagalingan ninyo para hindi kayo mahuli. Ngayon, ganito po yon. Pag kayo po nakakita or nakakuha ng batong buhay, ay inyo po na niyang kunin. At pagkatapos ay re-ritual na natin. Hugasan po muna ninyo mabuti. I-energize nyo po muna siya pamamagitan po ng sinag ng araw at i-dip nyo po ito sa tubig na merong asin. Pagkatapos 5 minutes po siya doon, tapos kukunin nyo po siya, tayaan nyo siyang kusang matuyo sa sinag ng araw. At pagkatapos po niyan, ay okay na. Ito po ay ritual naman para po sa ating mga pangarap. Ano po yung sinabi ko sa inyo? Lucky be quick and lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Ayan, alam nyo na, tandaan nyo na. Paulit-ulitin nyo po yon. Lucky be quick and lucky be kind.
Lucky 7, good luck to be mine. Yan po, paulit-ulitin nyo. Yan po yung sikreto ko at lagi kong dinadasal. At ito po yung hawak-hawak ko palagi itong buhay na batong ito. Ngayon, ano po ang gagawin natin? Simple-simple lamang po. Pumarap po tayo sa may silangan, 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. At kumuha po tayo ng orange na kandila. Yan, orange naman po ang ating gagamitin sa ngayon. Ayan, naniwalas ako sa kapangyarihan ng kandila dahil ito ay liwanag ng ating buhay. Lalo-lalo na kung marami po kayong hirap na pinagdadaanan sa ngayon. Sa inam ay orange din ang inyong gamitin para makapagpaputol ng ang kamalasan sa ating buhay. O di ganito na. Tandaan nyo na, itong ating kandila, bago natin sisindihan, ay kailangan mag-uukol muna tayo ng panalangin. Ngayon, iganyan nyo na para kasama na rin yung ating buhay na bato. Sabihin nyo po lahat ang mga kahilingan po ninyo. Sabihin nyo po dito, katuparan sa lahat ang mga pangarap ko sa aking buhay. Ipagkaloob nyo po ang matagal na matagal ko ng pangarap. Liwanag ito ng aking buhay tungo sa aking tagumpay. At pagkalooban nyo ako ng maraming maraming pera, derechahan na po ang pagdadasal at huwag na po gagamit ng sana. Kasi ang mga gumagamit daw po ng sana ay 50-50, pero para sa akin kasi nagamit ko na yung sana lagi dati. Hindi naman natutupad, pero nang dinerecho ko na, ay talaga namang agaran ito ay natupad. Tapos sabihin nyo po, pagkalooban mo ko ng magandang bahay, pagkalooban mo ko ng magagarang sasakyan, makatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral at magkaroon sila ng magandang bukas. Ilayo nyo kami sa lahat ng kapamakan at ilayo nyo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Kaligayahan ng buong pamilya ang aking makamtan. At tapos, bahala na po kayo kung ano pa ang gusto nyo pong idagdag doon sa kahilingan. At pagkatapos po nito, ay sisindihan nyo na ang ating kandila. At mainam, kumuha kayo ng asin para kumbaga matupad lahat ang mga pangarap po ninyo sa inyong buhay. At ipalibot nyo po dito. Or kaya, bawat kantong ganito ay inyong lalagyan ng asin. At pagkatapos po niyan, ay hayaan niyo siyang maubos. Ngayon, kapag po kayo ay may kahilingan, at di ba, halimbawa, tapos na. Tapos na po itong pag-ritual natin. Itatapon niyo po ito, walang kahirap-hirap. Kukudkudin niyo ito kapag ang kandila natin ay nasindihan niyo na at nag-melt na to. Tapos na ang ating ritual, ay kukudkudin niyo at huwag niyong hahayaan na pakalat-kalat kung saan kayo nag-tirik ng kandila. At pagkatapos, ganoon din yung asin, isama nyo na rin po doon. Kasi yan po ay natangay na lahat ang mga negatibo at yan po ay matutupad na lahat ang mga pangarap mo sa iyong buhay. At ngayon, itong ating pwede rin po yung halimbawa, kumuha kayo ng plastic ng yelo or kaya po yung kumakita kayo ng mga ganito, yung meron po yung plastic na may ziplock, maganda po yun. Lagay nyo po dito yung bato po natin at pagtapos, yung asin na ginamit natin dito, pwede nyo po siyang isama doon. Kagaya ng sabi ko nga po sa inyo, ang pagdadala ng lagi ng asin, yan po ay may protection po kayo. Kagaya na naikwento ko po sa inyo, kagaya na aking bossing na minumuntik na po siyang maaksidente. Siya po ay nag-message sa atin at nagtanong kung ano po magandang ilagay sa may sasakyan. Sabi ko po ay asin. At pwede rin ito lagyan ng daon ng laurel. At pagkatapos po nito, ay napabilis daw po ang kanyang takbo at siya para bang hindi niya alam, parang napabilis siya. At nung siya po nakarinig nang biglang may lumagabag, yung po pala ay na-aksidente ang sumunod sa kanya. Hinisip po niya na kung hindi daw po siya napabilis, ay malamang siya ang na-aksidente. Kaya siya po ay tuwan-tuwa sa atin. Kaya ito po ay kumbaga itong ating ritual na ito ay dadaling kayo kung saan mapapaigi ang inyong buhay at hindi kayo mapapahamak para po malayo kayo sa lahat ng kapamakan. At kagaya na sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay papuntang ibang bansa at kayo po ay gusto nyo magkaroon ng protection, asin lamang. Pero mainam din po kung meron po kayong buhay na bato na nagmula sa bahay ng mayaman, na mayaman tao, kumuha kayo ng buhay na bato po doon at may asin ito, ay ito po ay katuparan sa lahat ng mga pangarap po kaagad po natin. Para matupad agad-agad ang mga pangarap po natin na agay na nangyayari po sa akin. Ito po ay lagi kong hinahawakan at ganun din yung asin. Sinasabi ko po lagi yung panalangin na yon, na kagaya na sinasabi ko pa. Kagaya po na sinasabi ko sa inyo. Ayan, ito ay dalawa na na-share ko sa inyong panalangin. Yung panalangin, iba sa Latin ha. Ito po yung panalangin talaga, yung pagtutulog naman. Yung Diyos ko po, ako itutulog. Bindisyonan niya rin loob upang hindi matakot sa masamang bungang tulog. Diyos ko po, ako itutulog na. Bindisyonan niya rin mata upang hindi magitla sa masamang alaala. Yan naman po ay bago po ikaw matulog para hindi ka po nananaginip ng masama. Tapos ito naman ay para katuparan sa mga pangarap po natin sa ating buhay. Yung dasal po natin tinuro ay inyo pong ililista. At pagkatapos po niyan, ay ito po ay lagi niyong
hahawakan. Lagi niyo pong sasabihin po dito na lucky be quick and lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Lagi niyo pong sasabihin po yan sa may sinag ng araw. Nahawak niyo po itong ating buhay na bato at ganun din po ang asin. Lucky be quick and lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Lucky be quick and lucky be kind. Lucky 7, good luck to be mine. Ayan po, ilista niyo po yan. Yan po ang lagi niyo sasabihin sa sinag ng araw. At ganun din po yung kapag kayo ay tutulog para po lagi po kayo ay may gabay. Diyos ko po, ako ay tutulog, bindisyonan niya ring loob upang hindi matakot sa masamang bungang tulog. Diyos ko po, ako ay tutulog na bindisyonan niya ring mata upang hindi magitla sa masamang alaala. Yan po, ilista niyo po yan para po, kumbaga, kung kayo ay tutulog, hindi po kayo mananaginip na kung ano-ano at iwas po kayo sa mga bangungot at habang kayo ay natutulog, ay merong angel na nagbabantay po sa inyo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!